din sa bing kapulaan. Limang minuto makalipas pang alas dos ng hapon. It's 2:05 on the clock. At syempre naman, tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Gusto mo ba yung medyo parang ano, binata yung boses ko? Parang ano? Hindi ko maintindihan, parang nagbibinata yung boses ko talaga eh, no? Nakakaloka. Hello naman sa mga bangga po natin na ngayon ay binata na, in all fairness. Parang isa lang naman talaga ang paraan para mapatunayan na binata ka talaga eh, no? Kapag medyo, alam mo na, may pinutol na, ganoy. Oo, yan daw yung marka ng pagiging isang tunay na binata. Di ba? Ganun daw yun. Sabi lang naman nila, oo. Pero ako basta tumungtong na ng ganong edad, wey, hindi na bata yan, binata na yan, ganyan. Tapos mga lalaki, may isa lang ang paraan para mapatunayan na ikaw ay ganap na binata na, di ba, tol? Sabi nila. Baby ko, ha? Siyempre, mayan sa lahat mo nang kakabukas pa lang ng radyo. Ito pa rin po ang programa ko, programa mo, programa nating lahat. Siyempre, mayan, baby ko, ito po ang lihim ng liham. Hanggang alas 4 po tayo ng hapon magsasama-sama. Lihim, lihim ng liham. At syempre naman, oy nga pala ha, sa lahat pa ng mga nasa biyahe ngayon. Papa driver ha, salamat sa pagtutok mo sa Energy FM, okay? At syempre naman sa lahat po ng mga walang radyo pero talaga naman pong umi-effort na lagyan po ng speaker ang kanila mga telepono dahil yung telepono po nila ay may radyo naman. Uy, thank you. As in, thank you talaga. From the bottom of my heart. As in, thank you, sir, man. Ay, gusto natin yan. O, kasi may nagsabi sa akin dyan daw sa may tapat ng MRT o LRT ba yan? Di ko alam kung ano station. Basta meron daw dyan mga magtitinda. Baby ko, may mga tindahan daw po dyan na nakasabit yung kanilang telepono. Tapos nakikinig daw po sila sa Energy FM. Kaya mabuhay po kayong lahat ha. Kung saan man pong station yan. Kung nasan man po kayo naroroon. Maraming salamat po. Araw-araw po ako nakikinig sa iyo. Ang gaganda kasi, ang ganda-ganda kasi ng voice mo, hinahanap-hanap ko. Ikaw naman, di ba? Ganyan. Okay, ano sabi, okay? Tapos, baby ko, syempre naman yan. Ito si Sir Toy. Sir Toy, wait lang! Sir Toy! Hi, Lindsay, babati dito. Nag-aabang yung kwento. Si na Bonbon, na gwapo, at si Dumbo. Hello po sa inyong lahat dyan. Mabuhay po kayo. Okay na, Sir Toy. Kasi alam mo yung computer namin dito, kahit nasa ang kwarto, alimbawa, yung play... Huwag na nga nating ikwento. Basta si Sir Toy, si Master Toy, baby ko, ay may kapangyarihan na galawin ng mga tele, mga ano, computer, nang hindi siya pumupunta dito sa booth. Kaya yung minsan yung computer namin gumagalaw ng kusa, ginagalaw pala ni Sir Toy. Talaga si Sir Toy. At batiin po natin, Lindsay, bumati naman ng happy birthday kay Lawrence J. Lucero and family. Salamat po, Lindsay. Salamat din po sa inyo. Okay? Hi? Thank you so much. Hi? Sabi ni Ate Lay Olarte. Oo, ha? Oo, sa Katipunan Station daw, yun. Oo, ha? Katipunan Station daw, meron daw talaga. Yung mga nagtitinda ng mga candies at kakanin, nakatutok daw sa lihim ng liham. Maraming salamat. LRT 2 station po yan sa Katipunan Station. Ako, mabuhay po kayong lahat dyan. Kaya pumili po kayo sa kanya, ha? Pag nakita nyo po yan, para makatulong po tayo sa kanya. Okay? Minsan nga, dadaan ako dyan. Dati lagi ako dyan, sa Katipunan Station. Kasi yung Katipunan, di ba? Ayoko na, bakit ba? Ayoko na ikwento kasi, you know, I don't like looking back. You know, the past is past already. Like, there's no tomorrow. Hi, baby girl. Halika na, magpasa na po tayo ng letter natin at maglihim ng liham na po tayo, pangga. At para naman po maging seryoso naman po tayo ngayong mga oras na ito. So, oras na 2:09. Baby girl, ito na po ang ating lihim ng liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham, ng liham, ng liham. Mahal kong Lindsay, bakit ganon? Bakit kailangan pang
kailangan pang masaktan ng mga taong nagmamahal. Kahit na wala naman silang ginagawang mali para masaktan ng sobra. Pangga, ano nga ba ang plano ni God para sa mga taong nagmamahal ng tunay? Magandang hapon sa'yo, Lindsay. Ako nga pala si RG Lynn. At sumulat ako para ikuwento sa inyo ang pinagdadaanan ko ngayon. March 5, 2015, nang magkakilala kami ni Josh. Tanda ko yun kasi ako yung taong magaling ang memorya. Hindi ako madaling makalimot. Pangga, nakilala ko si Josh noong college kami. Parehas kami ng kurso na kinuha, pero hindi kami magkaklase. Schoolmate ko siya, kumbaga. Block 1 ako, habang siya naman, block 8. Kaya naman pagsapit pa ng hapon, doon ko lang siya nakikita kasi umaga naman ang klase ko. Lindsay, kilala ko na si Josh noon. Sa bagay, halos lahat naman yata kilala siya kasi pinagkakaguluhan talaga siya ng mga babae sa school namin. Kahit na mga bakla, humahabol din kay Josh. Pati mga barkada ko, type siya. Kasi sa una mong tingin, pangga, aakalain mo na mabuting tao si Josh. Gwapo naman kasi siya. Maputi si Josh. Maaga siyang pumapasok at dumadaan sa room namin. Alam mo, walang hindi makakaramdam ng pagdaan niya sa kwarto namin dahil kinikilig ang classmates ko kapag nakikita siya. Hanggang sa naging magkaibigan na kaming dalawa ng dahil na rin sa barkada ko. Lindsay, alam mo talaga, dream come true lahat ng nangyari para sa aming dalawa. Lalo na sa akin. Kasi yung lalaking hinahabol-habol ng karamihan ng babae sa eskwelahan namin, eh niligawan ako. Ang sabi ko, hindi ko na palalagpasin to. Pangga, hindi ko na pinatagal ang lahat. At nung tinanong ako ni Josh kung pwede daw ba maging kami, sinagot ko agad siya. Kasi naman, Lindsay, si Josh ang munting pangarap ko noon. Abot kamay na. Sino ba naman ako para humindi, di ba? Kaya Lindsay, hindi ko na talaga siya pinakawalan nun. Naging boyfriend ko, si Josh. Lindsay, matapos ang ilang taon na pag-aaral sa kolehiyo, nakagraduate kaming dalawa ni Josh. Akala ng iba, hanggang doon na lang kami. Akala ng iba, maghihiwalay na kami once matapos na ang eskwela namin. Pero hindi.
Tumagal pa kami ni Josh ng 2 taon. Tumagal kami ng 2 years na purong happiness lang. Kapag naglalambing ako sa kanya, tinatanong ko siya kung masaya pa ba siya sa akin. Palagi niya naman akong sinasagot ng oo. Kaya Lindsay, naniwala ako na okay kaming dalawa. Na matibay ang relasyon namin dahil masaya kami sa isa't isa. Ang hindi ko alam, sa loob ng 2 years na yon, may kakaibang kalokohan palang ginagawa ang boyfriend ko kapag nakatalikod ako. Alam mo, Lindsay, bago ko siya mahuli, ay may nangyari na sa amin. Akala niya kasi nandyan lang ako eh. Ako naman, akala ko mahal niya ako. Ang sabi niya, masaya siya sa akin. Kaya naman, Lindsay, binigay ko sa kanya ang pagkababae ko. Kasi naniwala ako na makakapagpatatag ito ng relasyon naming dalawa. Pero Pangga, hindi ko alam na sa kabila ng lahat, niloloko niya pa rin pala ako. Hindi ako gumawa ng paraan para kasuklaman niya ako. Eh, hindi ko siya inaway. At bagkos, gumawa ako ng paraan para mahuli ko siya. Lindsay, bawat alis niya, sinusundan ko siya. Kahit saan pa siya pumunta. Kahit anong oras pa yun. Kasi gusto kong makita yung totoo. Gusto kong malaman kung talagang meron siyang iba. Hanggang isang beses, Lindsay, nakita ko siya sa isang food court. Nagtago ako. Nang makita ko siya na papunta na siya sa CR, dapat hindi ko na siya susundan noon dahil alam kong wala siyang pwedeng gawin na kalokohan doon. Kasi Lindsay, CR yun eh. Boses na bumubulong sa akin na kailangan kong sundan si Josh. Ilang beses ko inisip kung lalakad ba ako papunta sa palikuran ng food court. Pero nanalo pa rin ang malakas na pakiramdam ko na dapat ko siyang sundan. Kaya ginawa ko. Hindi pa man din ako nakakarating, Lindsay. Tumambad na sa harap ko si Josh. Kasama yung ex niya na si Jane. Naghahalikan sila sa loob ng CR ng food court. Oo, Lindsay. Sa loob ng CR ng food court pa. Hindi na sila nahiya.
kondolensya, hindi ko sila nagawang istorbohin. Kasi alam kong nakakahiya kapag nag-eskandalo pa ako doon. Pero deep inside, sobrang sakit. Sobra. Umalis na lang ako, Linday. Kasi hindi ko kayang makita silang ganun. Hanggang sa sumunod na araw, text ng text sa akin yung boyfriend ko. Tawag din siya ng tawag sa akin, pero lahat ng yun hindi ko sinagot. Kasi ayoko na ng marami pang usapan eh. Kitang-kita ko naman na nilaloko niya ako. Bakit kailangan pa kaming mag-usap, diba? Para ano? Para magsinungaling ulit siya sa akin. Lindsay, binigay ko sa kanya yung pagkababae ko. Kasi akala ko magiging mas matibay kaming dalawa. Pero hindi pala ganun yun. Lindsay, nung kinakausap ko na si Josh, kinakausap ko siya sa isip ko kasi ayoko siyang harapin. Sa isip ko, sinasabi ko sa kanya na napakawalang yan yung lalaki. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa kanya para lukuhin niya ako ng ganun. Wala na kaming naging usapan pa. Kaya Lindsay, nakaramdam siya na ayoko na talaga. Masakit, Lindsay. Alam ko kasi na wala naman akong ginagawang mali. Binigay ko sa kanyang lahat eh. Binali ko yung values ko para sa kanya. Kasi mahal ko siya. Lihim ng liham, ng liham, ng liham, ng liham. Nahiwalay na kami ni Josh. Alam ko hindi ko siya matatanggal sa isip at sa puso ko. Palagi ko siyang maaalala. Dahil nag-iwan siya ng regalong dadalhin ko habang buhay. Lindsay, buntis ako. Pero hindi to alam ni Josh. Palagay ko hindi na niya kailangan pang malaman dahil masaya na siya sa bagong buhay niya. Sa bagong kasama niya. Kaya bangga, okay lang sa akin na walang ama yung anak ko. Pero sobrang sakit pala nun. Kaya ngayon, natatakot ako. Natatakot na akong magmahal ulit dahil sa ginawa sa akin ni Josh. Sabi ko na lang sa sarili ko, sana pagdating ng panahon, ma-realize ng lahat ng lalaking manloloko.
Sana ma-realize nila ang masaktan ng sobra. Hanggang ngayon, Pangga, wala akong plano sa buhay ko. Kasi kapag naiisip kong magbago, pag naiisip kong umibig ulit, maglaan ang oras para sa lalaking posibleng mahalin ko, natatakot ako. Kasi parang ang hirap. Hanggang ngayon dala ko pa rin yung sama ng loob. At Lindsay, dala ko pa rin yung kahihiyan. Kahihiyan dahil niloko ako ni Josh. At kahihiyan dahil nabuntis ako ng wala naman akong asawa. Muli, ako si Argeline at ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. Number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. At ako rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Sasamahan kita all the way till 4 in the afternoon. Ngayon po nagmamagandang Thursday na ngayon, no? Di pala ko sure. Oo nga, Thursday ngayon. Oo, kasi minaalala ko tuwing Thursday, meron nga palang kakaiba sa buhay ko pag Thursday. Kuya, mukha ba bagsak na po yung ulan, baby ko? Nakakaya ka na sa labas ka man ngayon? O kaya nandiyan ka sa mga gilid-gilid ng kung saan-saan man, baby? Oo, papabagsak na po ang ulan at dapat meron kang payong jacket o di kaya naman meron kang chinelas man lang para kung sakali magbaha, meron kang pang, alam mo yun, pang arangkada sa daan, di ba? Ay, nako. Uy, baby ko, nabalitaan mo na ba? Magiging 7 na daw kami. Magiging 7 na daw kami. Sabi-sabi lang naman nila yan. Sorry na. Hindi, magiging 7 na daw talaga kami. Kaya dapat makinig ka lang na makinig sa amin para malaman mo kung ano ba tong 7 na to na sinasabi namin. Okay? Ay, nakabibi ko. Ano na nga bang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating letter sender na si Argeline. Si Argeline po pang alam mo, kakaiba yung pangalan niya. Argeline. Lihim, lihim ng liham. Diba? San kaya? Ano kayong tunay na pangalan ng mga magulang niya? San kaya niya hinugot yung pangalan na Argeline? Diba? But anyways, Pangga, kung ikaw po ay kanina pa nakikinig at nasubaybayan mo yung ating kwento ngayon pong hapon na dito, si Argeline ay tulad po ng ibang babaeng naniwala na sila po ay talagang minamahal ng lalaking mahal po nila. Ng lalaking pinaniwalaan nilang sasamaan sila sa forever. Pero yun nga lang, medyo binalas ang ate mo, bibi ko ha, at niloko po siya. Niloko siya nitong lalaki. Akala niya, balang araw makakasama niya sa harap po ng altar. Niloko siya pangga ni Josh. Ito talaga si Josh. Josh po yung pangalan ng kanyang ex. Pero noon, boyfriend niya na mahal niya pangga. At feeling ko ang kinasasakit ng loob nitong si Argeline, bukod sa nakita niya na naghahalikan yung kanyang jowa at saka yung ex nung jowa niya. Oo, ha? Sa, ano ha? CR daw ng food court. Saan kayong food court ito? Ano? Kasi di ba usually ang ano, CR naman di ba, may panglalaki at saka pambabae. So saan sila doon? Di naman pwedeng, baka naman sa harap lang, no? Harap ng CR o di kaya gilid ng CR. Pero ilo, ang dami-daming tao kaya na pumupunta sa mga CR-CR. Kaya kung naghahalikan man sila doon, hindi yan tapang talaga ng apog nitong dalawang to, no? Di ba, tibay na mga mukha nila. Wala lang. So yun, bukod doon, naibigay daw kasi pangga nitong si Argeline ng kanyang pagkababae. At ngayon, ha? At ngayon, hindi po alam ni Josh ng kanyang ex-boyfriend after ng breakup na ito pong si Argeline ay nagdadalang tao. Buntis siya at wala daw siyang balak sabihin kay Josh na siya po ay may dinadalang bata at siya yung ama, pangga. Dahil ang feeling niya, masaya na po itong si Josh sa buhay niya ngayon. So yun po yung kanyang desisyon, baby ko. Kung ano man ang meron ka sa isip mo, pwede mo naman i-share yan sa akin. Ano pong masasabi mo kung ikaw? Kung ikaw, halimbawa, close friend mo, close kamag-anak o close family member yung tipong nandyan sa sitwasyon po ni Argeline ngayon. Ano bang payo ang sasabihin mo sa kanya? Halika na, pangga, i-text mo ako, okay? 09777
0977-1178-186. Again, 0977-1178-186. At tulad po nito mga nagka-comment ngayon, ang masasabi ko lang po sa kanya, masyado kasing nagtiwala sa mga lalaki. Si Danny Pogi po ito ng Project 6. Di ba lalaki ka rin? Sabi naman ni Gani ng Onesimus Production, hi DJ Lindsay, gandang hapon po. Nung una, sapatos at pangalan ang sinisigaw. Sumunod, surprise. At ngayon naman, sa food court. Oo nga ha, napansin ko ngayon linggon to, ang daming nagkakahulihan na mag-ex. Lumagdi-jowa, ano, nahuhuli. Ito po ay linggo ng, ano, it's huli time, ganyan. Yes. Nauuso na ba ngayon ang hulihan? Hehehe. Para kay Argeline, magpakatatag ka. Ang lahat ng problema mo, isang guni mo na lang sa magulang mo at sa may kapal. Challenges yan sa buhay at alam ko, makakaya mo yan. Okay. Ang sabi naman itong isa pang gawag kang mahiya, Argeline. Nagmahal ka lang. Mabuhay ka ng masaya. Kasama mo ang pinagbubuntis mo. Huwag mong isipin ang iba. Isipin mo magiging anak mo. Ako po si Sammy Dignadis. Pakibati na rin po yung dalawang maganda dito na nakikinig po, si Pearl at saka si Mayang. Hello sa inyong lahat dyan. Mabuhay po kayong lahat. Okay. Tulad nila Pangga, please share me your thoughts sa ating text line. Again, 0977-7178-186. At mamaya, babasa po ako ng mga comments ha, mula sa Facebook at saka sa Twitter. Kaya naman, if you're online at meron kang social media accounts such as Twitter, Instagram, and Facebook, Pangga, please, i-share mo dyan sa akin, Pangga. Okay? Kung wala kang load, dyan ka na lang mag-share ng iyong thoughts sa social media. Lindsay1067 Energy FM sa Instagram and then Lindsay1067 sa Twitter. That's LINDSAAAY1067. Then sa Facebook, Pangga, Lindsay1067. Okay, Lindsay1067. Alright, baby girl, tayo pa rin pong number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo, tutok lang! Baby, tayo pa rin pong number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo. Hi! Kamusta ka naman ngayong hapon na to ulit? Ang aris mo na natin ha, sa lahat ba ng mga nalilingat sa oras, 3:32 on the clock. At syempre ni Men Pangga, kasama niyo pa rin po, nag-iisang baby mo. Ako lang ngayon, di ba? Ako lang po si Lindsay. Lindsay. Okay? At ilang minuto na lang ang pagsasamahan natin. At syempre ni Men, I will have to say goodbye. Pero later pa yon. At ngayon, babati muna ako, bati po muna natin. Lindsay, babati naman po yung boss ko, palaging nakikinig sa inyo. Kuya Perry, thank you po DJ Lindsay, nakikinig po kami ngayon while nagbabalot ng pangregalo. Oyay, thank you ah. Alam ko naman din, ano ba naman yung, wag nyo na ako regaluhan ha. Sorry na ha. Kayo talaga. Hindi, joke lang ha. Sige lang, ano bang pinambabalot nyo sa regalo ngayon, di ba? Oo, kasi kanina nakakita ako, bibigyan ko sana ng regalo yung crush ko. Oo. Nakakita ko ng gift wrapper. Oo, dyan kanina, dun sa bilihan ng ano, kung anek-anek na bookstore, dyan sa ano. Ang kulay pula na bookstore. Ganyan. Eh, sabi ko, hindi pa naman kami, ba't ko siya bibili ng regalo? So, bigyan ko muna siyang wrapper, saka na yung regalo kapag naging kami na. Diba? Ganun talaga yun. So, hello po sa inyong lahat dyan. At, alam mo ako, I've always wanted to be a Miss Universe. Ano daw yun? Hindi na naituloy. Hindi, di ba? Parang kasing ano eh, kapag nagregalo ka, di ba, ibabalot mo na magandang-maganda, tapos sisirain din naman nung ano, nung pagbibigyan mo ng regalo, di ba? Parang sayang lang. Para sa akin, abot mo na lang. Huwag mo na baluti. Wala lang, para sa akin lang naman yun. Alam mo naman ako, may pagkakuripot ako paminsan-minsan. Well, eh kasi di ang hirap ng buhay. Magkano kaya ang ano ngayon, gift wrapper ngayon? Magkano ba? Mga 25, 30 pesos, ganyan. Kung depende kung sa mabibili, di ba? Kasi sisirain lang naman nung ano, nung pagbibigyan mo. Well, at least na-surprise, di ba? Tsaka yun naman talaga ang essence ng Christmas. Oo, di ba? It's more of surprising somebody na talaga naman pong dear na dear sa iyong puso, di ba? Ay, nako. Pero ano na nga kaya ang magiging kalalabasan ng Christmas ngayon ng ating letter sender na si Argeline? Lihim, lihim, nang liham. Ay, nako, panggahan.
ba masasabi mo sa problema po natin ngayong hapon na ito? Kung meron kang masasabi, pahalika na, itetext mo na ako, 0977-717-8186. Sumabol ka dahil meron pa akong ilang minuto, okay? But habang nagtatype ka, habang iniisip mo kung ano po ang sasabihin mo dito kay Arjeline, ito na nga sabi po ng iba mga pangga po natin, buti pa ang pera habang tumatagal nagkaka-interes. Yung boyfriend mo, habang tumatagal, nawawalan siya ng interes sa'yo. Sabihan ni Torogi Boy ng tondo. Talaga ngayon, pinamukha mo pa talaga, di ba? Talaga si Torogi Boy eh. Sabi dito, te, huwag ka na magtaka dahil uso naman ngayon ang nabubuntis ng walang asawa. Tama nga yung sabi-sabi pa ng iba na kapag nakuha na ng lalaki ang gusto sa babae, unti-unting nagbabago hanggang sa mapunta na sa hiwalayan. Yan kasi, inuuna nyo ang honeymoon bago ang kasal. Yan tuloy, nagka-problema ka pa. Salamat, Lensay, sa pagbasa. Eric po ito, pangga ng Tondo. Magandang hapon po para sa sender natin. Huwag ka magsalita ng tapos. This is your first heartbreak. Sabi nga nila, pag nadapa ka, bumangon ka. Lahat naman nagmamahal, nasasaktan, di ba? Sa ngayon, focus ko muna sa pagbubuntis mo. Pero mas maganda siguro kung sasabihin mo kay Josh yung kalagayan mo. Oo, niloko ka niya, pero karapatan pa rin niyang malaman na meron siyang anak sa'yo. Pabati naman po, Team Mananahin ng Beltran. Nicole po ito ng Tondo. Thank you so much, Lensay. Very well said. Thank you so much, Ate Nicole. Ang galing-galing mo mag-comment para sa akin, ha? Sabi naman ito si RJ. Hi, RJ. Ano to? Hi, RJ. Arjeline kasi. Kayang-kaya mo yan. If malaman ng ex mo na may anak siya sa'yo, hayaan mong siya ang mag-effort, diba? Minsan kasi sa lalaki kung kailan huli na at saka nagsisisi at pupuna ng pagkukulang. I know naman na kaya mong mapalaki ang anak mo ng maayos. God bless. Binabati ko nga pala yung mga katabi ko dito na sina Arlene, Connie, at Leanne. Thank you so much. Si Trisha po ito. Hello, Trisha. Good PM, Lensay. Ang masasabi ko lang po kay ate, sabihin niya po kay Josh ang totoo para malaman niya na meron siyang responsibilidad sa'yo. Baka matauhan siya. Si Rochelle po ito ng Bulacan. Payo ko lang po kay Arjeline, pabayaan mo na lang sila. Isipin mo yung anak at ang family mo. Pabati naman po yung mga taga-Tondo sa printingan. Ano daw? Printingan, oh. Printan. Printingan ka dyan. Okay, na lagi nakinig. Nakikinig sa Energy FM. Si Gian po ito ng Tondo. Ang dami nakikinig sa atin sa Tondo, no? Maraming salamat po dyan sa mga taga-Tondo. Oo, mahal ko po kayo. I so love you talaga, boy. Like there's no tomorrow talaga, boy. Okay, mahal ko kayo dyan, ha? Balang araw makakarating din ako ng Tondo. Promise ko yan sa inyo. Ay, ako. Baby ko! Bago ko pa sabihin ko ano ba yung trip kong ipayo dito po sa ating letter sender na si Arjeline. Baby ko, pasalamatan muna natin, ha? Samahan niyo ako at sabay-sabay natin pasalamatan. Oo, yung pong aking kapartner sa pagpapakinis ng aking mukha, baby. Walang iba kundi ang top O. Ang top O po, pangga. Ay, pwede mong ispray kung saan ba yung parte ng katawan mo na hindi feeling mo, hindi makinis. Okay, hindi lang po sa mukha, sa kung saan-saan pang parte ng katawan. Okay, ang top O din po, pangga, ay available po yan sa selected 7-Eleven stores, Watson's Mercury Drug Stores, at South Star Drug Stores nationwide. Kaya naman para, pangga, maraming salamat po pa rin sa top O. Ay nako, ito pahabol po na comment. Lensay, pasabi na lang kay ate, uso ngayon, asal, kasal muna, bago kasal. Ano, hyperbolt ng centuries walk? Ano ba pinagsasabi mo dyan? Hindi ko maintindihan. Okay, nako, para kay Lensay. Naniniwala ako, ha, baby. Una sa lahat, hindi mo dapat ikahiya yung nangyari sa'yo. Kasi, nako, ha, balikan natin ang nakaraan. Nung mahal na mahal mo pa siya, eh diba ginusto mo rin naman yung mga pangyayari. Yun nga lang kasi may mga... But hindi ko kasi maintindihan. Bakit ba kasi kayo bigay? Masyado kayo mapagbigay, di ba, ng kababaihan natin. Ano ba? Gone are the days na talaga sinusubok muna, di ba? At kasal muna bago ibigay ang kung ano man pwede nating ibigay bilang babae, di ba? Wala na talaga yun eh, yung mga panahon na ganyan. Pero kung ako sa'yo, di ba, huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo. Huwag kang masyadong, huwag masyadong saktan ang sarili mo. At huwag ka masyadong magpakalugmok dahil te, sa isang banda, eh, ginusto mo rin naman yan nung unang panahon, di ba? Yan, sinasabi ko lang sa'yo, at hindi ka dapat nahihiya dahil una sa lahat, yung dinadala mo sa tiyan mo, ay bunga ng pagmamahalan ninyong dalawa o bunga ng pagmamahal mo dito sa iyong jowa na si Josh. Diba? Eh, minalas-manas lang tayo dahil meron pala siyang iba, diba? Hindi natin alam ngayon kung ano bang meron silang dalawa, kung talaga bang seryoso sila sa isa't isa, pero ito lang ang tandaan mo, pangga palagi. Maari
siyang kumembot, lumandi sa ibang babae. Pero tandaan mo, ha, Argeline o Argeline? Nag-iisa ka lang at wala kang katulad. Pwede siyang humirap o humarap sa ibang babae. Pwede siyang makipaglokohan sa ibang babae. Pero te, nag-iisa ka lang. At kung talagang ikaw ang deserving at kung talagang ikaw ay remarkable na tipo po ng girlfriend, babalik at babalik yan sa'yo. Yan ang tandaan mo. Okay? Ako, kung ako si... Kung ako ay, alam mo yon, kung ako ang nasa puder mo, kung ako ang nasa sitwasyon mo, nasa paa mo. Okay. Hindi pa mo, nasa shoes mo, yan, sapatos mo, baby ko. Argeline, tahan muna at huwag mo masyadong ikahiya. Dahil, alam mo, blessing yan eh. Kahit ano pa, kung paano pa nangyari yan, baby ko, ang baby, ang sanggol ay talagang blessing yan sa lahat po ng tao. Okay, at huwag mo maisip-isip na gawa ng masama yung baby na yan. Dahil hello. Buhay yan. Okay. O, masasabi ko lang, hindi natin alam kung ano talagang plano ni Lord kasi yung kanyang mga tanong panggay na sa unang parte po, di ba, ng ating kwento. Ang sabi dito, bakit ganon? Kailangan pang masaktan ng mga tao nagmamahal kahit na wala naman silang ginagawang mali para masaktan ng sobra. Ito, masasabi ko lang dito, well, nasasaktan ka kasi nagmamahal ka, di ba? Ang pagmamahal naman, hindi naman yan always happily ever after, lahat-lahat, di ba? Ako naman, kapag nagmamahal naman tayo, di ba, parte po ng cycle, parte ng sistema na kapag nagmahal ka, hindi yan palaging masaya. Merong mga times na i-challenge po yung pag-ibig ninyo sa isa't isa at talagang sasaktan ka ng love itself. Sasaktan ka ng taong minamahal mo. Pwedeng alam niya kung paano kasaktan pero minsan nasasaktan tayo ng mga taong mahal natin ang hindi nila nalalaman, di ba? Sabi pa dito, ano nga bang plano ni God para sa mga taong nagmamahal ng tunay? Alam mo, ang mga taong talagang naniniwala ako, ha? Ito, naniniwala ako. Yung mga ganyan tao na punong-puno ng challenges sa buhay, may mas magandang naghihintay sa kanila at the end of the rainbow. Nako, believe me, ako sa edad kong ito, wow, tanda ko na. Ako ha, ito pa lang ako ha. Si Lindsay pa lang ito. Pero nako, bago ako maging si Lindsay, wow, kala mo sikat ako. Charot lang. Hindi, di ba? Lahat naman ng tao bago naging masaya sa buhay nila, eh kailangan muna nilang dumaan sa kahit ano, sa mga maliliit na struggle, maliliit man yan malalaki, it's a challenge ni Lord yung iyong faith sa kanya. Okay? So, chill ka lang dyan. I'm sure after nito, Pangga, kapag na-realize mo na, uy, kapag na-realize mo sa sarili mo na, uy, dapat hindi ako nalulungkot. Uy, dapat nga pala i-focus ko yung sarili ko sa baby ko. Uy, dapat nga pala mahalin ko rin yung sarili ko dahil wala nang ibang magmamahal sa akin kundi ako, di ba? Alam mo, after nun, sinasabi ko sa'yo, kaya magiging masaya ang lahat ng bagay sa buhay mo. Lalo na, magkakaroon ka ng anak, magkakaroon ka ng bubuit, di ba? Uy, masaya yan. Masaya kaya ang may baby sa bahay, di ba? Kahit sinong matatanda o kung sinong tao man ang tanungin mo, masaya ang may sanggol sa bahay, masaya ang may baby sa bahay. Kaya kung ako sa'yo, tumayo ka ulit. Kayang-kaya mo yan, Gina Lee. Okay, kayang-kaya mo yan. Doesn't matter, sabihin mo man sa jowa mo o hindi, desisyon mo yan. Pero kaya mo yan, naniniwala ako. Alam mo, kailangan mong hilumin ang sarili mong sugat, okay? Tapos, umiyak ka ng umiyak kung gusto mo dahil niloko ka ng jowa mo. Pero pag naubos na yung iyak mo, dapat hindi mo nabalikan yon. Dapat huwag ka nang lilingon ulit pa. Sabi nga nila, don't ever come back to someone who broke your heart. Okay, huwag mo na siyang isipin ni yung anino niya. Huwag mo nang tandaan. Burahin mo na siya sa buhay mo kasi he doesn't deserve to stay in your life. At sa isip mo, hindi niya deserve na nandyan siya sa isip mo. Okay? Hello? Ganun ba talaga siya kagwapo? Talaga ba? Ang iniiyakan lang ng ganyan, yung sobrang gwapo, ha? Tigil-tigilan ako ng mga lalaking ganyan, yung feeling gwapo. Kausapin mo naman, walang sense kausap. Hoy, aminin nyo yan. May mga ganyan lalaki, puro kagwapuhan lang. Sorry, ha? I'm being myself lang ngayon. May mga tao talaga na, lalaki na alam, ang gaganda pumorma, ang gagwapo, ayos na ayos yung buhok, ang kinis ng mukha, pero... Tanungin mo, tungkol sa mga kung ano-anong bagay sa paligid nila, walang maisasagot sa'yo. Dahil, puro lang sila kagwapuhan. Walang sense kausap yung ibang gwapo. Kaya, yan mo na siya, te!
I'm sure makakahanap ka rin ng lalaking para sa'yo. Yung fit para sa soul mo. Yung fit para sa buhay mo. Ibibigay yan ni Lord sa'yo. Naniniwala ko. Yung fit para sa isip mo. Yung fit. Yung talagang lalaking kailangan mo talaga. Okay? Carry mo na yan. Kaya mo yan. Okay? Ay, baby ko ha. Susunod na po si Jimbo at si Sheena. Maraming salamat po sa pagtutok at pagandabay po kay Lindsay. At syempre naman, kung meron ka rin stories na tulad niyan, baby ko, halika na at isulat mo na yan sa lihimnangliham1067@yahoo.com. Again, pangga, lihimnangliham1067@yahoo.com. Alright? Baby ko, tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. James Ingram, pangga.